Mag-unboxing tayo, guys. May binigay yung taga hotel na pagkain doon sa labas. Kumatok siya kanina. So, kinuha ko. Ito yung pangalawang meal na binigay nila simula kahapon, guys. Ito yung breakfast nila. May spoon. So, i-unbox natin, guys, anong laman ng meal na to. Ito pala. Tararang! Ito. Itlog. Crumbled. Rice. Garlic rice yata ito. Mushroom. May mushroom na beef mushroom yata ito, guys. So, kahagabi, yung binigay nila, fish fillet at saka munggo at saka rice din. So, mag-almusal na tayo, guys. Yes. Yes, sir. Okay. May kumatok, guys. Tapos nag-deliver na rin siya ng food. At saka yung house parent namin, binalik yung passport. Saka hiniram niya kagabi. Saka may pinapirmahan din mga papers. Guys, ito yung tanghalian ko for the first day, March 27. Dineliver to ng hotel staff kanina, yung may kumatok. At ang menu niya is adobong manok, gulay, at saka kanin. Yung kanin naman, para sa akin, okay lang naman kasi hindi ako malakas sa kanin. Guys, ito yung hapunan ko. Dineliver siya ulit na hotel staff. Yung menu niya is fish fillet, pancit, at saka kanin. So, kakain na tayo, guys. So, before kumain, kailangan natin mag sanitize ng kamay natin, mag-alcohol tayo para iwas-iwas na rin sa virus kasi diba, naka-quarantine tayo. Dapat lahat ng mga pumapasok na bagay sa kwarto natin, dapat as much as possible kailangan natin i-sanitize, like yung mga pagkain natin na yung cover niya, para di tayo magkaroon ng positive result sa swab test natin after 6 days. So, kailangan natin mag-ingat. So, sanitize natin yung mga pumapasok na pagkain, yung kutsara, tinidor, yung mga supot nun, para hindi tayo mahawaan. Lalo na ngayon, ang dami ng cases ng COVID dito sa Manila, lalo na dito sa Quezon. Under ECQ na sila ngayon, so mahigpit na ang pinapatupad na quarantine sa buong Manila kasi dumarami na yung cases nila ng COVID. So tayo ding nasa quarantine hotel, dapat din
yung mga pumapasok na mga gamit, mga bagay, mga in order nating pagkain, at sanitize din natin yung mga hinahawakan para iwas-iwas din. Naubos ko yung hapunan ko, guys. Tingnan nyo, wala ng laman. Tararang! So, it's another day na naman, guys. So, this is my second day, March 28, 2021. So, naghihintay ako nito ng almusal ko. May kumatok na kanina, saka di binigay yung pagkain pang almusal ko. Tingnan natin, guys, kung ano ang laman. Sana all. Kanin. Puro kanin. Ay, hindi pala. Mayroong omelette at saka maliliit na hotdog na may sauce. Ketchup yata yan. Pasos-sauce pa, pero ketchup lang pala. At saka may kanin. Same quantity lang. Nakakabusog naman. So, maghugas tayo ng kamay. Para sanitize din. Pero naghugas naman ako kanina. Before ako nag-unbox. Tapos after nyan, mag-alcohol pa ako. Siyempre dapat nating i-sanitize yung kamay natin, tsaka yung cover ng pagkain natin. So balak kong mag-init ng tubig kasi magkakape yata ako nito, or hot chocolate. May dala akong chocolate powder galing sa Dubai. Kasi alam kong ganito ang sitwasyon dito sa quarantine hotel. Hindi lahat pinoprovide ng hotel. So, kailangan mong magdala ng mga kailangan. Like, coffee, chocolate drink. Kung gusto mo, mahilig ka sa tea, magdala ka na rin ng tea bags. Magdala ka na rin ng mga chichirya mo or machicha mo. So, pinapainit ko pa yung tubig, guys. So, ito na siya, guys, yung experiment ko. Yung Energen, nilagyan ko ng kalahating kape, coffee powder, para hindi siya matapang. So, kakain na tayo nito ng almusal, guys. So, buksan natin yung kutsara at tinidor. Nakasanitize na yan. Tapos kinuha ko yung alcohol. Mag-spray tayo ng alcohol sa kamay para sigurado. So, maghabhab na ta, guys.
Ito yung day 2 lunch natin, guys. Nagbigay sila ng fish fillet at saka ampalaya na gulay with kanin. Same as usual, guys, mag-sanitize na yung mga kamay natin before kumain. Tara, guys, kain na tayo. Thank you. Sanitize ulit, guys, ng kamay before kumain. Hagurin ng maayos yung kuko, daliri, para mawala si COVID. I-unbox natin, guys, yung dinner meal natin. So, chicken na leg at saka may mga gulay, parang sari-sari. Parang sari-sari na gulay ito. Repolyo, carrots, ano pa yan? Day 3 na, guys. Yung breakfast namin ay champurado.
Thank you. So, kakain na tayo guys ng lunch sa day 3. So, before tayo kumain, dapat tayo mag-sanitize ng mga kamay natin. Mag-alcohol tayo. Tapos, yun. I-rub natin ng maayos para wala talaga tayong makuhang virus. Lahat sa mga OFW na na-quarantine sa mga different hotel facility, provide ng OWA, hindi naman siguro tayo pare-pareho ng meal. Depende pa rin yan sa hotel na pinagstayhan nyo or kung saan kayo na-quarantine. Iba-iba kasi yung hotel, hindi pare-pareho yung pamamalakad. As long as na-provide tayo ng pagkain natin, magpasalamat na rin tayo sa OWA kasi lahat ng ito ay libre. Pati yung pagstay natin sa hotel, as so far naman, libre ang pagstay natin. Tsaka yung pagpauwi nila sa mga probinsya, sagot ng OWA yan lahat. Naka-stay na ako dito hanggang 6 days. Wala naman silang sinisingil sa aming mga OFW na pinagbabayad kami ng ganito ganyan. So yung gustong umuwi ng mga OFW, wala kayong dapat na iisipin na mayroon kayong babayaran kasi lahat ng ito ay sagot ng gobyerno natin. So wag na po kayong mag-alala mga OFW kung uuwi kayo sa Pilipinas. Lahat ng mga gastusin na mula pag-stay natin sa hotel, pag-transport ng bus sa atin from airport to quarantine hotel, yung pag-swab test, pati yung pag-transport sa atin sa pabalik ng airport, tsaka yung papauwi ng mga probinsya, di ba mag-air travel yon. So sagot ng OWA pa rin yon, yung lahat ng gastusin yan. Na yan. So pwede na kayong umuwi. Sige guys, dito na nagtatapos yung vlog ko. Maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayong idea. Don't forget to subscribe at hit the notification bell for more updates. See you. Bye-bye. God bless you. Mabuhay ang mga OFW.